Sop, saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. Napakaganda po ng message ng Panginoon sa iyo at para sa akin. At ang message po o ang gospel ngayong araw ay hinango natin kay San Juan Kabanata 6, talata 1 hanggang 15. At makikita natin dito na ang pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra. Kulang ang lalagyan. Sa gospel, kapatid, sinunda ng ating Panginoon ng mga tao na nais gumaling, nais maalis sa kanilang masamang demonyo, nais makaramdam ng kapahingahan, at nais ng pagpapala at kaligtasan. Kaya lang doon sa kwento, inabot na sila ng hapon. At sabi ng ating Panginoon, iilan na lamang o ilang pagkain ang natira. Alam mo, kapatid, there is a miracle. At ang miracle na ito ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbibigay. Sabi po kasi ng mga alagad, meron po tayo dito dalawang isda at limang tinapay lamang. At ito po ibigay ng isang bata. Nagsimula ang milagro sa pagbibigay. At nagsimula sa pagbibigay galing sa isang bata. Isang bata na punong-puno ng kasiyahan. Isang bata na walang iniisip ng kataasan. Isang bata na wagas ang puso na nagmamahal at umaasa sa kanyang mga magulang. Kaya makita natin dito, ang sabi ng Panginoon, paupuin sila lahat. Igrupo-grupo. At pakainin sila hanggang gusto nila. Makita natin sa gospel, kapatid, na ang binilang lamang ay ang 5,000 mga kalalakihan. Pero sa pag-aaral po, kapatid, tinatantya nila na abutin ito ng 25,000. Bakit? Sapagkat nung panahon na yon, ang mga Israelites, pag lumakad, kasama ang kanilang pamilya, kasama ang kanilang asawa, kasama ng kanilang mga anak, o kung may mga alalay pa sila, kasama nila. Pero ito po ang gandahan. Sa 2 isda at 5 tinapay, nabusog ang lahat. Hindi lamang busog, kung hindi anlikain pa ang kanilang naranasan. At ang sabi po nun, kapatid, pinag-ipon nila ang mga natira at nakaipon sila ng 12 bakol. Kapatid, ito yung huling hamon o huling message. Ano po kaya kung meron ang mga alagad o mga tao na yun na may 30 bakol? Nakatitiyak tayo, mapupuno pa rin ang lalagyanan na yun. Ano po kaya kung merong 50 o 100 na lalagyanan ng mga alagad ng time na yun? Tinitiyak natin, mapupuno pa rin iyon. Ano ang last message ng Panginoon? Ang message ng Panginoon, ang lalagyanan ng tao ay kulang, pero ang pagpapala ng Diyos kailanman ay hindi mauubusan. Kapatid, meron ka bang prayer sa araw na to? Meron ka bang ipinapanalangin? Meron bang may karamdaman, may sakit, may hindi makapahingang isip, o nag-a-attempt ng magpakamatay, gusto ng umayaw at gusto ng sumuko? Kapatid, ito yung hamon ng ating Panginoon. Ang Diyos pag nagbigay, only. Kulang ang lalagyanan ng utak ng tao, kulang ang puso ng tao, kulang ang katawan ng tao, pero ang pagpapala, ang kagalingan, ang biyaya at ang pagpapatawad, kapatid, overflowing of love, faith and hope. Ayan ang gustong i-remind sa inyo ng Panginoon. At sa gospel, nagpaalala ang Panginoon. Dahil sa pagbibigay, dumaloy ang himala. At doon naman sa paghahati-hati, paggrupo-grupo at pagbibigay, makikita mo, kulang ang lalagyanan ng tao at overflowing ang pagpapala ng Diyos. Let's pray. Thank you, Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming po salamat sa araw na to sa pagpapaalala mo ng pagpapala mo ay unlimited. Walang makakapag-box nito. Hindi kayang pigilin ng tao. At alam namin, Panginoon, sa patuloy namin pagtawag sa iyo, sa patuloy namin pananampalataya at pag-ibig sa aming kapwa, patuloy mo kaming pababanalin, patuloy mo kaming pasasayahin, patuloy mo kaming pagpapalain at patuloy mo kaming patatawarin sa aming mga pagkukulang. Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat. Ikaw na po ang bahala sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga hanap buhay at sa aming mga pangarap. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa matamis na pangalan, Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. God bless.